Nabisto sa pagdinig ng Senado na ang Parmalee na supplier ng gobyerno ng mga face mask ay naghanap lang din pala ng supplier. Pinatungan lang daw ng Parmalee ang medical supplies na binili nila sa isang Chinese company pagkatapos sa kanila ibinenta sa budget department. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Supplier pero astang ahente ang Parmalee. Ganyan ang lumitaw sa pagdinig ng Senado kaugnay sa umaabot na sa 11 bilyong piso ang kontrata ng Parmalee Pharmaceutical Corporation para sa mga biniling medical supplies ng gobyerno. Nagpatulong pala ang Parmalee sa Chinese businessman na si Michael Yang para mapondohan ang ilang ibinenta nilang medical supplies. Si Yang ay dating presidential economic advisor na hindi nakasipot sa pagdinig dahil sa alta presyon. He was advised by his doctor to just stay at home. Apparently because of the proceedings, his health has been affected, Your Honor. Mr. Yang is healthy enough as far as I'm concerned. I think he can face the music. So please tell your client that we would expect him to appear in the course of the hearing, especially when we start having questions against him. Wala man sa pagdinig siyang, nababanggit pa rin ang pangalan niya sa mga transaksyon ng Parmalee. Pag-amin ng supply chain manager ng kumpanya na si Lincoln Ong, ilang beses silang tinulungan niyang para makahanap ng mauutangan para makapag-produce ng medical supplies. Kabilang ang 600 million pesos para sa RT-PCR testing kits at 3.82 billion pesos para sa 2 milyong PPE sets. Humingi din po ako ng tulong. Itong project na to, itong malaki, humingi po ako ng tulong kay Mr. Michael Yang. Michael Yang na naman. Binigyan ko ng pera. Saan mo kinuha ni Michael Yang yan? Hindi ko po alam kung saan na kinuha. So Michael Yang is involved practically in most of the big ticket items, correct? Yes po, Mr. Chairman. Sa kabila niyan, giit ng presidente ng Parmalee na si Wang Tsuyen, hindi sila magkakilala ni Yang. Ipinunto rin ni Wang ang kulang na supply noon kaya mahal ang presyo nila. We don't always win in these government bids, no. There's been more than 12 instances where, you know, we bid it and we didn't win, we were not awarded a bid. These are all really public records, no. We don't have that 100% success story. And if you really consider the amount of bids that we lost, the contract value is close to approximately 14.48 billion. Of course, what we really want to say is we don't always win, and what we do is just keep trying, keep trying, keep trying. They received the email March 25. Bukod pa riyan, may nasilip na kakaiba ang Senado. Noong March 25, 2020, bandang alas 2 ng hapon, nag-send via email ang DBM para sa request for quotation sa Parmalee. Alas 5 ng hapon, dineliver agad ng Parmalee ang kalahating milyong face mask. Ang problema, noong April 16 lang daw nagkaroon ng purchase order base sa dokumentong nakalap ng COA. They received the email March 25 and they delivered also on March 25? Is that correct? Yes, that's what she said. So same day delivery, walang negotiation, walang pag-uusap, email lang, tama ba yun? Ang sandwich, dineliver ka agad. On the same day? On the same day. I hope you know what you're doing, young lady. So yun ang sinabi mo, ha? Para sa sandwich, bigyan mo ako, sige, padalaan kita ng kwan, babayaran kita, ito, 500,000, pinadala mo kagad, right? Di ba? Yes, Mr. Chairman. Sino sa sabihin mo magpadala sa inyo? I was only heeding to the instructions of our management po. Ang tanong, paanong na-deliver agad ang mga face mask gayong wala namang stock sa warehouse ang Parmalee? Hindi ka panipaniwala yung sinasabi mo na nag-order na March 25, dineliver niyo on March 25, tapos on April 6, sabi mo ngayon, bigla mong babawiin, sabi mo, wala pala kami sa kwan, sabi mo, nasa bodega. Yung pala, wala pala sa bodega. Ah, Super Lincoln comes in, Abraham Lincoln comes in and says, oh, bibigyan ka namin nung kaibigan ko, meron, di ba, yung nasilain mo? Mr. Chairman, just to clarify po. No, it's very clear to me. Anong ka-clarify mo pa dyan? Yun ang sinabi mo. Opo, wala po kaming inventory sa aming warehouse. Wala na kayong inventory. Kanina sinabi mo may inventory kayo.
Ang supplies po ay nanggaling sa supplier ni Mr. Lincoln Ong, Mr. Chairman. Nalang dinala yung supplier na Mr. Ong. Lalabas at lalabas yan eh. Hindi kayo makakapagsinungaling dito. Paliwanag naman ni Ong na kapag deliver sila agad ng face mask sa tulong ng kakilala nilang Chinese supplier na Tiger Phil Marketing. Pag-amin ni Ong, 23 pesos nila nakuha kada peraso ang mga mask mula sa Tiger Phil na ibinenta naman nila sa halagang 27 pesos and 72 centavos sa PSDBM. Ayon pa sa mga senador, dahil wala naman palang sariling supply ang Pharmaly, tila ba naging ahente lang sila? Gayunpaman, sila ang pumasok sa kontrata kasama ang gobyerno para sa medical supplies. Pero kinuha nila ito mula sa ibang kumpanya at sila lamang ang nag-deliver papuntang PSDBM. Sa ganitong paraan ay namorsyento pa raw at kumita pa ang Pharmaly. Did you bother to check kung they have... Tanong ng mga senador, bakit pinayagan ng PSDBM na makapasok sa kontrata ang Pharmaly, gayong niwala naman pala silang sariling supply ng medical supplies. The only challenge I have is this. Show proof that you can deliver. What did they do? What did Pharmaly do? They delivered the item on March 25. In the office was so shocked that they have it there. So we said, oh, hindi namin bibilhin yan. What are you chatting about? Ang dami mo sinasabi, ang tanong napakasimple. Did you do your due diligence? Yes. Ano yung due diligence ang ginawa mo? Chairman. Delivered. They delivered the item. Million pesos itong order sa kanila. Inaasahang sa susunod na pagdinig ay haharap na ulit si Michael Yang. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Karagdagan po, kaugnay sa pagdinig ng Senado, lumabas sa investigasyon na pumirma at nagbigay ng go signal ang procurement services ng budget department ng mga PPE na binili galing China kahit hindi pa ito ininspeksyon. Ayon kay dating PSDBM Inspection Chief George Mendoza, may nag-utos sa kanila na pirmahan ang report habang nasa China pa ang mga produkto. Pero hindi mapangalanan ni Mendoza kung sino ang nag-utos. Lumalabas din na binayaran ng mga suppliers sa China bago pa dumating sa bansa ang mga produkto. Bagay na inamin ng dating opisyal na labag sa proseso. The delivery happened after binayaran. Yes, Your Honor. Tama. So talagang walang capacity. You will not, Your Honor, you will not. It is against or taliwan sa aming proseso as the inspection group. So you admit na in these two instances, this is not the normal procedure. This is not the normal procedure, Your Honor.